Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Mars. Salamat pala sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. At kung nagustuhan man ninyo, okay lang. Salamat din. At kung hindi nagustuhan, okay lang din sa akin. Wala akong problema. Magsabi lang akong totoo sa inyo. Kasi challenge lang itong pagkanta ko dito. Nagharap ako sa inyo sa camera. Kasi marami din akong pinagdaanan sa buhay ko. Nagpasalamat din ako sa Panginoon na nakapunta kami dito sa ibang bansa dahil sa mama ko. Nang dahil sa mama ko nakapunta kami dito. At mahirap lang kami noon. Sa totoo, mga guys, mahirap din kami ang buhay namin. Alam ba niyo, kumakain din kami ng mga, yung mga saging, at saka yung mga kamote, ganyan. Hirap din kami, yung papa ko, farmer. Pero sa awa ng Diyos, laking blessing dumating sa buhay namin. At nakapunta kami dito, kami lahat na magkapatid na dito kami ngayon. At yung mga anak namin, nakuha namin. Yun na blessing kami. Itong pagkanta ko, noon pa, noon pa, talagang matagal akong nag-ano sa church, mga kaibigan. At sa, siguro, 17 to 20, ang edad ko noon na nag-ano ako sa church. At na-stop din yun kasi mayroon na tayong mga pamilya, hindi na ako makaano-ano. Alam naman ninyo noon, ang hanap buhay natin, mahirap talaga kung sa farmer tayo. Yun na. Natiis lang ako at naka-try din kami nakapunta sa noon, sa ibang bansa din, doon sa Malaysia. Yun na marunong akong kumakanta ng yung kanta ng Malaysia. Lang kami doon sa hanap buhay kasi mahirap talaga noon. Hindi namin alam pala na makapunta kami dito sa Japan kasi inano sa mama ko, trinay niyang anuhin yung mga papeles niya kasi ang papa niya ay isang Japanese. Yun ang mga kaibigan ang ko sa buhay ko. At napasalamat ako sa mama ko na malaking blessing na dumating sa buhay namin at nakapunta kami dito. Baka nagsabi kayo na, si Ate Mars, hindi. Ako talagang mahirap lang ako noon. Kung ano man ako ngayon dito, nagtrabaho lang din kami dito, pero okay lang kasi nagtrabaho kami dito, mayroon lang kaming trabaho lahat. Salamat din ako sa Panginoon. Yun na, pag makakita ako ng mga ngayon, mga yung walang kinakain, masasaktan din ako. Yun ang mga kaibigan. Lalo na yung mga matatanda, ganyan. Lalo na wala na akong mga magulang ngayon. Yun na, nag-try na lang akong nag-harap dito sa camera. Parang mawala yung mga pagod at mga stress. Lagi tayong trabaho. Uwi dito lang sa apartment, trabaho, uwi. Yun na nag-try ako humarap sa camera. At maraming salamat sa Panginoong Diyos na binigyan niya kami ng blessing na ganitong kapunta kami dito. Hindi namin malilimutan.
sa buhay namin. At saka hindi ko malilimutan yung mama ko. Kahit nawala na siya ngayon, nandoon na siya sa kabilang buhay. Salamat ako sa kanya. Kaiyak na po guys. Salamat din mga guys na mayroon nag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat. At magpasalamat din ako sa kay Mika Bulana. Yung mga ano, yung mga magkapatid na ano, yung Bulana. Palaging nagtitingin ang ng kanilang channel. Ang una talaga nagkatingin sa channel yung asawa ko, palagi siya nagtitingin ng ano channel. Ang una niyang natingnan na channel yung kay ano, yung kay Plurame talaga. Ang una niyang natingnan. Yun na nagtingin kami, nagustuhan niya, palagi na kami nag ano. Yun na nakilala ko yun si ano, yung kapatid niya si Mika, yun na. Walang problema din sa akin na kung ano, hindi man ako mag-ano-ano kung anong mga ano dyan. Okay lang din sa akin, walang problema. Basta nasa puso ko ang kanta at nasa puso ko rin. Kung ano man ang blessing na dumating sa buhay mo ngayon, yun lang sa akin. Basta makashare ako sa ibang tao, yun lang mga kaibigan. Hello mga guys, meron din akong kanta ngayon. Yung ang title nito ay Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Totoo yan mga guys. Dahil sa kanya, doon natin siya matatagpuan. Thank you.
Liwanag ay sisi.